Hello guys, welcome back naman sa aking channel for today's vlog guys. Sino sa inyo ang nakakakilala at fans ni Pinoy worker sa Africa o si Sir Bong? So guys, kung napanood nyo guys yung ano, yung link, yung vlog niya tungkol sa kanyang pag-uwi din sa Pilipinas, medyo na-postpone dahil nga sa pandemic. So ayan yan guys yung ano, yung link ng vlog niya tungkol doon. Na-postpone yung pag-uwi niya. And then from the capital of South Sudan, so umuwi siya ulit doon sa ano, sa province nila para mag-consume pa ng ilang days para sa kanyang trabaho. And then na-instructed sa kanya na magbubook sila ulit ng ticket para sa kanya this month of May. And then aware ako doon guys kasi nagkausap kami ni Sir Bong dahil humihingi ako sa kanya ng tips at saka mga magandang mga bagay na i-vlog. So ayun guys, ang sabi niya sa akin, at napaka-swerte ko dahil pinagkatiwalaan niya ako na magbigay ng ilang personal information sa kanya guys. Actually guys, dalawa yung iba-vlog ko tungkol kay Sir Bong. Yung tungkol sa confirmed flight niya dito sa Pilipinas at saka yung susunod na vlog ko guys, abangan nyo din sana yung sino ba talaga si Pinoy worker sa Africa. Kung sinusuportan niya si Sir Bong, igagrab ko na yung opportunity na humingi din ng tulong sa inyo, ng suporta nyo, na sana isupport nyo din yung YouTube channel. So bago ko pa i-share sa inyo guys ang information tungkol sa mga flight details ni Pinoy worker sa Africa, si Sir Bong, kung mapapansin nyo sa likod, luggage ko yan guys, backpack ko, tapos yung mga sling bag ko kasi isa din akong OFW na nagkikipagsapalaran para mga ibang bansa. At sa katunayan guys, ngayong mga panahong to, may mga apply akong hinihintay na sana swertihin pa rin tayo na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang pinakamahirap guys na sitwasyon na hinaharap ng mga OFW na katulad ko, lalong-lalo na sa mga OFW na may mga pamilya, sariling pamilya na, ay yung araw ng pag-alis nila guys. Lalong-lalo na pag-alis ka sa Pilipinas ng dapat hapon at tapos andyan pa yung pamilya mo, hindi mo talaga mapigilan, hindi lumuha. Ako nga guys, lasing ko lang itong eyeglass ko kasi para may eye contact tayo. So ayun guys, medyo mahirap talaga ang pag-alis ng isang OFW, lalong-lalo na sa mga anak na asawa. Kaya ganun din, kumahanga din ako guys sa mga OFW ng mga babae, lalo na mga DH sa buong mundo guys. Hindi ko ina-underestimate sila, pero mas humahanga talaga ako sa mga domestic helper na babae, mga domestic helper babae sa mga nasa Middle East guys. Ang tatapang nila at lagi kong pinipray na sana lasa mabuti silang kalagayan. Mega shout out sa inyong lahat guys, hangang-hanga ako sa inyo. At ang iba pang OFW na mga lalo na mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, kasi meron din akong kapatid na nag OFW guys, hangang-hanga ako sa inyong lahat, saludo ako sa inyo at pinagpapay ko na sana nasa mabuti kayong kalagayan. So ayun guys, yung tungkol sa pagiging pagsishare ko sa OFW ko na naligaw lang ng konti yung istorya natin. So ayun guys, ayan na, in-explain ko lang kung bakit may mga bag sa likod ko. So ayun guys, sa part na to guys, i-share ko na sa inyo yung flight details na sinare ni Sir Bong sa akin. Mega shout out din sa kanyang mga dalawang anak na may mga asawa na, at sa anak niya na medyo minor pa, tsaka sa kanyang asawa. Mega shout out po sa inyong lahat. Hindi ko pa po kayo kilala, pero mega shout out na sa inyo. Sana mapanood niyo to. So guys, ito yung flight details ni Sir Bong. Actually guys, yung flight details ni Sir Bong at yung flight niya, ang may alam lang daw sa family, sa side ng family niya, is yung asawa niya. And then ako lang. So, napakaswerte natin guys, dahil pinagkatiwalaan tayo ni Sir Bong. Binigyan niya to sa akin para maging content ko. So, salamat Sir Bong. Pinoy workers America guys, please support, please subscribe. So, ito na guys yung flight details sa mga nag-aantay dyan. Sa May 23 this year, sa susunod na linggo, May 23, mula sa Juba, South Sudan, magko-connecting flights, maglilipad siya mula Sudan papunta sa
Dubai. 8 hours yung biyahe niya, guys. Aalis siya ng 14, alas 2 ng hapon, 1400, naka-military time. Alis siya ng South Sudan ng alas 2 ng hapon, and then darating siya sa Dubai ng alas 10 ng gabi. Terminal 2. Dubai Terminal 2. Dubai, Fly Dubai Terminal 2. So, ayun lang, guys. Sa Dubai, guys, naka... Iko-connect ko din siya sa experience ko. Nag-connecting flight na rin ako dyan mula Manila to Dubai, UAE. So, nag-stay kami doon ng, ano, ng mga 8 hours. And then, hindi kami pwedeng lumabas ng airport. Pwede kang gumala within the airport airport premises lang. So, ayun, guys. Experience na din, guys, pagka nagbabiyahe, maghanda na rin ng, ano, ng currency na pwede natin gamitin doon sa kung saan tayo mag-stopover, kasi wala pa tayo siguradong kain doon. Although sa eroplano meron na, pero siguradong gugutumin kayo, kasi on my experience, 8 hours akong nag-antay ng connecting flight ko. So bumili kami ng ano ng mga pagkain sa Dubai, sa UAE, at sorry guys, ang ano, may kamahalan. May kamahalan yung mga pagkain doon, guys. And then syempre hindi ka pwedeng pumunta sa labas, andun ka lang talaga sa airport. So ayun, napilitang bumili ng mahal, napakamahal ng bilihin, guys. So ayun, guys, May 24 the next day, kasi ang flight na ni Sir Bong, guys, ay alas 5 na ng madaling araw. So dumating siya doon ng alas 10 ng 23, mag-aalas 12, change date, and then 5 a.m. So, tignan nyo, guys. 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. 7 hours siyang nag-antay, guys, doon sa, ano, sa UAE. So, ayun na nga, guys, yung sinabi ko na kailangan talagang meron kang extra money na pambili mo ng pagkain, na kahit inumin lang, and then, matulog, guys, kahit sa konting oras. Ako natutulog talaga ako kasi kailangan ng lakas pag nasa flight. So ayun, guys, wag lang matulog ng mahimbing, baka maiwanan ng flight. So ayun, guys, May 24 ng madaling araw mula sa Dubai, aircraft 777-200 LR, yun yung Boeing jet number ni Sir Bong, guys. Aalis siya doon ng 5 a.m. sa Dubai. And then, darating siya ng 17:30 o alas 5 ng hapon sa Clark Airport. Hindi sa Naiya, guys. Hindi ko na lang sasabihin yung mga specific na ano na mga detalye, guys, for Kuya Bong safety na rin. Nahulog yung eyeglass ko. So, ayun, guys. Hindi ko na lang sasabihin kung anong mga flight details na medyo critical. I-keep na lang natin yung for privacy, kasi alam mo naman yung mga OFW na dumating, ang priority talaga ng mga yan is magkaroon ng quality time sa kanilang family. So ayun, guys, tapos na naman yung isang vlog ko. Sana nag-enjoy kayo sa pag-share ko ng flight details ni Pinoy Worker sa Africa. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, guys, please hit the subscribe button, tsaka pakiturn on ng notification bell para ma-notify ka for my future upload. So, pag-subscribe na din, guys, ang channel ni Pinoy Workers Africa, guys, para ma-update kayo sa mga exciting at napaka-natural natural na menu ng pagbablog mula sa Africa. Sa mga naku-curious kung paano ang buhay sa Africa, i-subscribe nyo lang, guys, si Pinoy Workers Africa, so called Kuya Bong. So, until next vlog, guys, ulit sa inyo si Dorot TV nagsabing salamat po and bye-bye.